Pero ngayon, buhay na buhay siya po. The hours of decision that February 26, 2022, that President Edrian Marcos still alive. Buhay na buhay. Kailangan ibuhay. Buhay na buhay siya. Mag-appeal na siya. Mag-present na siya ngayon sa atin para lahat ng yaman na pinalaki niya sa buong mundo maibalik na dito sa Pilipinas. Dahil buhay siya. Ano ang mangyari ngayon dahil buhay siya, mahal na hari? Maganda siya. Ang mangyari ngayon, maganda para ang Pilipinas umunlad ulit. Dahil sa pangako ni Happy Paul, siya nag-declare ng martial law sa ikaunlad ng bayan. Disiplina ang kailangan. Pantay-pantay tayong lahat. Inilabas natin siya para bawiin ang kayamanan na pinalaki sa bangko sa buong mundo. Kailangan natin siya ilabas para maayos lahat ang pera ng soldanato pinalaki niya sa buong mundo para pantay-pantay ang sharing at distribution sa iba-ibang bansa, especially the poor country. Kasi ang pera na ito is a clean money for the poor people. Isa pa, para mailagay sa ayos ang kaharian ng Diyos Ama, the Maharlika Kingdom of God, Lupasog Empire, ang perlas ng silangan. Ito ang dahilan bakit si Apo Lakay talagang inihanda niya ito, ang perlas ng silangan. Si Apo Lakay, siya po guide ni Dr. Sirisal Mang Doktor. Lahat ang gawa niya galing through the advice of Dr. Sirisal. Kasi ito nakatakda. Kung walang martial law, paano matago ang gold galing sa ulo na dinala sa Intramuros sa Central Bank between 1935 and 1936 with a total of 617,500 metric tons. Mayroon pang siyang balance. Yun ang naiwan. Yun ang tinago doon sa tunnel para mabuksan, maibalik ang yaman ng Pilipinas para sa taong bayan ng...